After all, leadership is telling the people that they should do what they ought to do. Sa inyo naka-address siya, kayo mga kabataan. Kayo mga kabataan, naka-address siya. At nasaan kayo, sabi ni Rizal? Nasaan ang inyong innocence, makinig? Pag ako nagbigay ng test, di kayo papasa. I am sure. I am sure, di yung papasa. Nasaan ang kabataan pagbibigay ng kanilang innocence, yung kanilang idealism na wala na yun, ano? For the good of the country. Hindi lang ako, hindi lang yung familia ko, pero yung bayan mismo, no? Ngayon ang pangarap natin sa atin, sa ating familia lang, kamusta yung community? Nasa yung bayan? Kasama yung bayan? Bayan ko, gano'n. Eh ngayon eh, ang sigaw ng mga tao eh, ang bayan ko. Gano'n. Mga politiko, nung panahon ni Rizal, ang bayan muna. Ngayon, bayan muna, no? Masama yun. Kailangan the greater good of the greater number. Nagsalita si Rizal. Nagsalita si Bonifacio, nagsalita si Duterte, yung kanyang pag-uusap ng Bonifacio Day. Nagbigay sila ng mga expression of their ideas that should reverberate, that should resonate in our minds. You see? Para this art that will reverberate, sabi nga ng Bible, like the weeping and commiserations of a true martyred prophet. Go then, Bonifacio, into the place that is not known. Go, go into the peace that is the Lord's. Repitiendo con el salmista, repeating with the psalmist, et in alianum tuarum confugio done transiat iniquitas. Until the passing of iniquity. These times are very dangerous. Sabi nga sa USA, any hour can be a nuclear war. Hindi biro yan. In fact, the Americans are being asked to leave South Korea and go back to the USA. Lalo na pikon itong si Trump, pikon din si Kim. Now, this nuclear exchange will not be confined between the U.S. President and Kim, it can engulf us. Madadami tayo. Maabot tayo ng ICBM ng South Korea. Lalo na dahil sa American presence sa atin, natamaan tayo ng nuclear bomb. Pag nuclear na, hindi mo na alam kung ano nangyari, no? It's a big, big fire. Wala na. Everybody is destroying the last and final end. Huwag sana. So sabi nga sa Bible, let us seek safety under the wings of the Lord till the passing of iniquity. Yun ang gusto ko i-share sa inyo, pero gusto ko i-quote sa inyo ang sinulat ng kaibigan ko, si Don Guillermo Gomez Rivera. Sana kasama ko siya ngayon eh. Eh walang lugar yung kanyang mga Spanish dancers. Hindi natin makuha. Lalo yung recto. Yung mga Spanish dancers, they occupy so much space. Kaya sa ibang araw na lang, Don Guillermo, magpakuha natin ang yung mataas yan, pinakamalaking teatro sa ating library. Kung dito, magsasaya baka matapakan tayo. Lahat, ano ha? So, hindi ko na siya sinama. Pero kaibigan ko yan. At na siya sinulat ng tula na gusto kong i-share sa Mexico at sa Spain. Member yan ng Real Academia de la Lengua Española. Si Don Guillermo Gomez Rivera na nagbigyan ng maraming awards. Saka niya po siya ng Real Academia de la Lengua.
Espanyola, not Real Academy of the Spanish Language. Ginawa niya akong tulang, which always inspires me. Sabi niya, como homenaje a José de Fitlampos, a homage, an honor to José de Fitlampos, by Guillermo Gómez Rivera, nanalo ng Premio Sober at miyembro ng Real Academy de la Cumpa. Well, eco supersónico por todas las paredes del mundo. Mensajera de la pura verdad, se alza y derrumba lo falso, lo malévolo, con odes y apóstrofes de lógica certera. Hombre, mensaje y voz, pensamiento alado, luz, fuerte articulación de altos conceptos. Ideas y palabras van en cruz por el éter y caen los ineptos. Ineptos por torcer lo que es correcto. Ineptos por luchar contra lo augusto. Pues bien deben saber que lo perfecto va con José David Lampo, el justo. Tagalog natin, ha? Como un trueno su voz viaja y retumba, parang lindol na pumapalagpag sa buong pader ng mundo. Isa siyang messenger ng katotohanan at ng katarungan. Sabi niya, useless kalabanin siya sapagkat ang mali ay magtatagumpay, ang tama ang magtatagumpay, ang mali ang matatago. Luf! Liwanag siya, winged thoughts na lumilipad sa himpapawid. Pues, therefore, pues, bien debe saber que lo perfecto. Dapat, pag hinahanap niyo what is perfect, what is good, give way, sabi niya, to José David Lampo, el justo, el campeón, el conquistador, un ganador, a champion, a fighter, and a conqueror. Now, yung mga thoughts na yan napapayaman sa akin. It inspires me why I have been lecturing for the past 53 years. Hindi pa kasama yung estudyante ko sa UP. Hindi ko binilang estudyante ako. Wala akong ginawa sa UP na hindi magsalita, ano ha? Sa aking palagay, lahat tayo merong mission. Minsan natingin ko sa sarili ko parang spider. I keep on spinning and spinning web. Spinning web, 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 web. Parang sa garden namin, nakita ko yung gagamba, no? Meron siya web. Pinawalis ko yan. Shit! Tapos yung gagamba, nakatingin dito. Hindi siya web. Pagkakyan po, ayun na siya. Pag-web, web, 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 web. Pagbaba ko, lilinisin ko na naman. Pagkakyan po, parang sining Walt Disney, no? Di ba? Animatrix, gawa na gawa ng web. Ganun ako. Yet you must ask, Professor, where do the webs come from? One day it will stop coming. And the Lord will say, you have done enough. Come ye and rest here and be a worker in the vintage of our Lord. Yun ang tingin ko sa buhay ko. It comes from above. Siguro meron akong mission to accomplish. Akalain ko ba in my teaching, isang estudyante ko maging presidente ng Pilipinas. Maraming teacher dyan.
Neyo, la San, la Beda, Asia Pacific, marami. Ang kaganda ng eskwelahan nila, naging estudyante pa nila, isang presidente. Kaya, bago ko umalis, Mike, nasan si Mike? Dito. Kunin nga ito, ipakita ko sa kanila. I-share niyo mabilis, pero isosorry niyo sa akin, please. Pag nakikita niyo ako, Professor Lampos, how are you? Sa alam, that is Egyptian for peace be with you. It is in the Middle East. That is in the alam. Sino ako? Isa lang akong guro na eh. Yan din eh. Presidente ng Pilipinas. Yun ang pagtingin niya. Kaya ayaw ko masira yung pagtingin niya ng kanyang baka kala yung politiko ko, hindi professor ako. Kaya alam, isang professor na may gagawin na assignments sa presidente. Then pagbaba niya, professor na naman ako. No? Nasa ba yung chairman ng department natin? Wala na? Nasa yung department chairman nyo? O si Raul, yung ganyan. Si Raul na, si Raul. Alam ko, si Raul ang naging head na ng research, di ba? Okay lang ang ginagawa sila. Pero gusto ko sabihin, ang magre-rest sa'yo, di ba? Aray, ka pa nga, nagtigil sa kasi spider web. Saan na kinuha yung web? Wala ka tapusan. Hindi ko naman pinapatayin ka kapta. Gusto ko lang, puro web na lang. Sirayin na naman yung web nila, no ha? Paano hindi, ayun na naman siya. Sirayin mo na naman niya. Ha? Ayun na naman. In a way, I am inspired by it, ha? Na kayo, hindi lang ako, kayo rin. You must find your inspiration. Meron kayo inspiration within you. It can be your mother. It can be your older sister. Keep that alive, no? Parang flame yan, parang flame na nagliliyak. Walang papatay niyan, hindi ikaw. Si Bonifacio ganyan, meron din siyang flame, no? Hindi mamamatay yun, forever yun. Kahit sinisira siya ngayon ng mga revisionists, ang kasaysayan ay maliwana. Siya pa rin ang nagtatag ng kataas-taasan, nagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Nalilimutan nila yan. Siya rin yan. Natalo siya sa Teheran, hindi bali. Siya pa rin ang nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galang katipunan. Napaka-wonderful din si, napaka-wonderful din si Bonifacio. Wala lang tayo mga ibut siya, pero wala lang siya sinabi. Halimbawa, pag-ingatan mo para ang pag-iingat sa sariling puri ang mga pasya at adhikain ng kataas-taasan kagalagan. This was a great Filipino. No? Bear always in mind that the true measure of honor and of charity is to die in defense of your country. The great Bonifacio. Kung sinabi niya, bear always in mind that the true measure of honor and of charity is to die in defense of your nation. Hindi ko na nakikote. Haba, ano ha? Or parusahan ang sino mang masamang tao, taksin at kurihin ang mabubuting gawa. Dapat mong paniwalaan na ang tinutubo ng kataas-taas at kagalagan ng katipunan ng mga nakumayan ay mga biyaya ng Diyos na anupat ang mga nasa ng inang bayan ay mga nasa, na, nasain, inanasarin.
itanim sa inyong puso na ang tunay na kahalagahan ng punit kaginawaan ay ang ikaw yung mamatay dahil sa ikaliligtas ng inang bayo. Yan ang kakala nila, wala na dahil natalo sa Teheros, hindi po. Alam mo mga writings ng hero natin, iiyak ka sa ganda ng mga sinasabi ko. Kung ano mabini ha, pagpilitan mo ang pagsasarili ng iyong bayan. Huwag mong kilalanin sa iyong bayan ang kapangyarihan ni lumang tao na di mo pinili at ng iyong mga kababayan. Pagpilitan mo ang iyong bayan ay maging inang republika at huwag mong tulutan kailanman maging monarkiya. Ibigin mo ang kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Ika po rin namin yung pag-ibig. Laging titignan mo ang kababayan ng higit ng kaunti sa iyong kapwa. Ibigin mo si Bathala at ang iyong kapurihan ng higit sa lahat ng bagay. Si Mabinian. Ibigin mo ang Diyos. Sambahin mo si Bathala ng ukol sa lalong minamatuwi at minamarangal ng iyong buti. Palusugin mo ang mga piling kayamanan na ipinagkakaloob sa iyo ni Bathala. Tawag niya sa Panginoon, Bathala, meaning bahala na. You see? Bathala na, bahala na ang niawan. Pagpilitan mo ang pagsasarili ng iyong bayan. Ito yung sinabi niya sa Spanish. Procura la independencia de tu patria porque tú solo puedes tener verdadero interés como que su independencia constituye tu propia libertad. Oh, sa English, strive for the independence of your country because you alone can have a real interest in her aggrandizement and ennoblement. Since here independence will mean your own freedom, and her aggrandizement, her greatness, your own perfection, and her ennoblement, your own glory and immortality. Ang kagaling ng mga Filipino, ito yung mga tinuturo sa atin, ano ha? Anong nangyari sa atin? Nawala tayo sa ating history. Pag wala kang history, isa kang hubot-hubad. Kaya pag nagle-lecture ko sa Amerika, mga Filipino, meron sumatid ng lecture ko. Professor, can we enroll in the Philippines to study the life of Rizal? Of course you can. Fascinated sila kay Rizal. At Filipino ito, siguro Filipino, 3 generations removed. Kaya hindi na alam ko sino si Jose Rizal. Pag kumatay siya kung kasa UCLA, sa West, kumatay siya ng lecture notes. Then, during the break, Professor, can we study Philippine studies, culture? Then, yes, and the matriculation is cheaper. They are proud to know their origin. Mga Filipino ito, ha? Accomplished sila. Kahit si Bruno Mars, pinanganak yan sa Hawaii, hindi siya pinanganak dito, pero Filipino ay ethnic, ethnicity niya. Ha? Pero sa melody nila, makita mo yung rhythm din ng Filipino songs. Eh. Kaya ang ganda pakinggan ng mga awit din ni Bruno Mars. Kasi yung indayog na, yung tunog na, ay, magkano din tayo? Hindi masyadong magulo. Very rhythmic. Melodic, si Bruno Mars. Ang sarap kantay ng kanta niya. Kahit hindi ko marunong kumanta. Ngayon, bago ako magtapos, meron ako anay sa inyo. Ganado ako mabayin ako ngayon. Hindi. Kasi ito, papulito ko ito. Sapagkat, naniniwala pa rin ako sa true love. I too was in love. Kaya lang naman na siya. Wala yung masabron. Talaga ganon, naman na siya. Asthma, ika, and blood pressure. Ngayon naalala ko, makinig kayo sa istorya dito, mga kwentuhan.
umamatay na yung babae, kaya sabi ng lover niya, huwag na sanang sisikat ang araw. Kasi pag sumisikat ang araw, buhay pa yung beloved ko. Ito lang ang gabi namin. Pero paano kami mabubuhay? Hinto mo nga, clock, ang kamay mo. Clock, hinto yung kamay na yan. Para yung pain ko mabawasan naman. Dahil habang tik-tak, lalapit na yung mamatay yung love niya. At pag sunrise pa tayo na, kaya ayaw niya ng sunrise. Gusto niya yung gabi. Clock, stop po yan. Ang life ng babaeng minamahal ko is extinguishing. Siya yung star that lights my being. Wala ako without my love. Siya, no ha? Old fashioned, ano? Stop! Hinto mo yung kamay mo. Gawin mong perpetual ang gabi ito. Para hindi na siya aalis. And the sunrise will never come. Gusto ko huwag na sumikat ang araw. Buhay ang aking beloved, sabi niya. Ito lang ang gabi namin to live our love. O, tic-tac ka naman. Naalala ko tuloy ang aking pain. Hinto mo yung rinumum yan. Clock! Stop your course. My life ay namamatay na rin ako. Ang minamahal ko, siyang star that lights my being. Wala ako without her love. Stop! Talaga mamamatay ka. Stop the time, kanyang-ganyan. Make my night perpetual so that she will never leave me. So that the sunrise will never come. Pero ang sunshine dumarating yun. Ayokong dumating ka. Yun ang explanation ko. Pero mas maganda yung sakanta. Ha! Makinig kayo ha. Huwag kayong susunod. Makinig niyo yung kanta ko. Ha! Kinantay nito na hindi ko alam eh. Marami na pumunta magaling dito eh. Relo, no marcas las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche. ¿Quién cayó? Para cumplir nuestro amor. Y tu linda me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos quedas esta noche para vivir nuestro amor. Y tu linda me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, clap. Detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor, yo mabubuhay mi nauro. Stop your enthusiasm. Yo sin su amor, no soy nada. Ito yung malungkot. The time in your hands, as esta noche perpetua, make this night forever, para que nunca se vaya de ti, para que nunca amanezca. Napatay na. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca.
Pagtapat sa iyo, hirap lahat ng araw, kita'y mamatay. Hanggang namatay, pinunta niya yung bangkay, sabi niya, tulutan, pagtapat pa rin ako sa iyo, hirap. Mamahalin kita hanggang forever. Ganun ang Filipino. One love, one heart, forever. Yeah. Eh, ganyan hindi eh. One lang eh, iba na naman bukas. Asawa mo, asawa ko, asawa natin. Yung mga pelikula natin, they do not show the values of the Filipino. Hindi na to yung asawa mo, asawa ko. Walang ganyang Filipino. Sa panangyayas sa kanila ng mga movies, entertainment, at banana sa Filipino is that way. When they love, they love forever. Until death, tulutan, tapat sa iyo, hirap lahat ng araw, kita'y mamatay. Ganon ang Filipino. Bakit na iba yan? Dahil sa mga pinimula. Sino sang ayaw ganon ang Filipino? One love, one heart, forever. Sino sumasang-ayo? Wala. Ano kayo? Kaya, before you fall in love, you feel it. But once you are in love, kung talagang love, that is forever. Until you die, maliwala kayo. Kaya nga, till death, do as part. Eh, hindi, mag-iwalay na lang. Wala naman divorce dito ah. Pero pag may pera ka, may divorce. Nagbabayad sila. Yung iba, nagtitiis sila mag-asawa because of their children. They love each other. At least ganun ang parents ko. Ganun ang sister ko. They loved each other until they die. Yan ang Filipino. Ang Filipino, hindi yung, ikaw ngayon po kasi, iba ko kasi ito. Ikaw, mahal ko po kasi, iba ko. Hindi Filipino yun eh. Hindi ko kinakadyawa kung ano ng paniniwala nila. Pero huwag nilang ilalabas yan ang Filipino value. Hindi yan ang Filipino value. Consider lang a parent. They love each other. More than you will ever know. Ipahalaga niya. Para in time, ikaw rin, you will love forever. Yan ang ibig sabihin ng love and marriage go together like a horse and carriage. Hindi, okay, maniwala sa modern value na hindi. Iba na, hindi ganun. Matagal na ako nabuhay, kaya alam ko, 53 years na ako nagtuturo. So I know what I'm talking about when I speak of Filipino value. Si Professor, tagal na rin nagtuturo, ni Professor Polo. Kasama ko yan, noong back. Pumunta na yan sa Amerika, may mga kaibigan siya rin, nagbalik siya rito. Ang tawag ng inang bayan, tawag ako, Professor. No? Balik bayan. Balik tour, no? Pupunta, ganun na traveling eh. Pupunta, babalik. Kaya may kantang, babalik ka rin. Ang ganda naman kung nag-alog ako, pagka-aralay ko ang tono. Maganda dito kasi nauunay ni Dr. Lapis yung personal and historical perspective about kay Bonifacio and in fact in 2013 there is a movement na nagpapasimula ng si Bonifacio ang unang pangulo. Gayun na Mila Guerrero and Xiao Chua.